Oh, kamusta na kayo dyan? Ito si Boy. Gusto kong ano, pag-usapan natin yung ano, tungkol sa presidential ball. Kasi, marami nakakapansin, hindi lang ako, marami, dyan sa Senado, gusto lang nilang tumakbo ng gusto nilang posisyon o higher position, gumagawa sila ng issue, gumagawa sila ng para bang pakiramdam nila eh, gaganda ang papel nila. Popogi sila. Pero hindi. Alam na kasi ng ano, ng mga tao kung ano ang tama, kung ano ang mali. Kasi may social media na tayo eh. Hindi ka tulad noon, kung anong sabihin nyo, yes na lang kami ng yes. Para kami mga kalabaw na kung saan mo ilahin. Kung saan mo gustong palingunin, napapalingun mo. Ninyo. Pero ngayon, di na. Kasi katulad niya, meron tayong smart TV. Nakikita natin buong mundo kung anong nangyayari. Pwede nyo na kayang paglakuan nyo yung tao. Dapat yan, kung gusto nyo tumakbo, gumawa na lang kayo ng maganda at i-ano nyo, pagkita nyo sa ano sa mga tao na talagang honest kayo. Hindi yung gagawa kayo ng unang-unang kabalbalan. Katulad tong isa, tumira ng tumira, bago nag-boxing, ano nangyari, nagalit siya, anong tirahin din siya, nagdemanda pa. Diba? Eh yung tinatanong naman sa kanya eh, tungkol naman dun sa mga proyektong gusto niya na hindi malaman kung ano nangyari. Saka yung tax niya, hindi naman niya binabayaran. Magpaliwanag kasi siya. Eh, nagagalit siya pag siya ang tinitira. Pero pag siya, tira ng tira eh, sa gobyerno, triple-triple daw ang nakawani. Grabe. Oh, iba? Ngayon, tatakbo siya. Oh. Tatakbo rin yung sila Lacson, kung sino-sino pa, ha? O, ngayon, bago na naman si Kuya Tulpo. O, tatakbo. Ha? Si Rapi. O, si Rapi pa, malaki ang magiging boto niya kasi yung subscriber niya sa kanyang, yung ano ba to? Yung mga supporter niya. Yun, kasi marami. Pag artista ka, maraming may gusto sa'yo, artista ka eh. O, commentator ka, ganun din. Ha? O, kaya Rapi Tulpo, marami nakikita ang mga isu-isu, naglalaban yung mga pamilya, kahit ako, pinapanood ko. Siyempre, eh, naka-subscribe tayo dyan, naka-suporta tayo dyan. Pero hindi ibig sabihin yun, tatakbo kang presidente, ganun din. Ano kami mga paliw? Tatakbo kang Vice President? Kamu sabihin mo, bubuksan mo yung ABS-CBN. Eh, yun malaki nakakasira sa inyo eh. Ha? ABS-CBN, sabi nyo, pag nanalo kayo, mabubuksan na. Putik yan na yung trilyon ng utang yan. Pinahirapan tayo yan. Di ba? Kung gusto mo mabuksan yan, lab na lab mo yung ABS-CBN, bayaran mo yung trilyon nilang utang. Sabi naman ni Pangulong Duterte, magbayad lang kayo, wala na akong pakialam sa inyo, kahit ano pa gawin nyo, bayaran nyo lang yung utang, dapat bayaran. Dahil kami, Kuya Rapi, eh nagbabayad din naman kami, wala naman ganun, parehas mo naman. Pambira, nakakatawa kayo eh. Yung paghanga sa'yo ng tao, hanggang buong mundo, nahangaan ka, napapanood ka, eh, bigla mo inilaglag yung sarili mo, ano ba yan? Tama ba yun? Okay na lang, wala nang bayaran. Eh kung ikaw, ano ka dyan, nagko-comment-comment ka kung anong ginagawa mo, hindi ka rin binabayaran, matutuwa ka ba? Eh yung pera nga ng gobyerno, development bank, kinuha nila eh. Hindi binalik eh, pera natin yun eh, ano ka ba? Bayaran mo na lang yun, Kuya Rapi, marami ka naman pera eh. O magtulong kayo ni Pacquiao, bayaran nyo lahat ng utang nila para tapos na problema. O panalo na kayo. O diba? Hindi yung
ilang ano na lang, 10 buwan na lang, ilalap. Ano yung ibig sabihin ng 10 buwan na lang? Ilalabas na. Bakit? Ganun na lang ba yun? Diyos ko. Ano ba yan? Hindi tama, nakakatawa naman talaga. Alam nyo, kahit tumakbo kayo, lahat kayo tumakbo, wala. Walang kabisa-bisa yung style nyo. Si Bongbong Marcos at si Duterte ang lalabas dyan. Kahit anong gawin nyo, Bongbong Duterte yan. Nakakatawa talaga itong mga tao na ito. Gustong gusto ka namin rapi sa mga ano, kaya lang, kung gusto mo sana tumakbo, hindi mo na binanggit yung ABS-CBN. Alam mo yung mga lobbies na yan, yung mga oligarko na yan. Ang laki ng pahirap sa bayan yan eh. Yun na lang meral ko sa kayo na wasa, putik yan. Hindi ka ba naaawa kahit na ikaw nagbabayad ka, baka libre ka na sa kanila. Kaya ganoon. Ha? Ayusin nyo. Sobrang mga pagnanakaw niya mga tao na yung ginagawa sa atin eh. Hindi maganda. Tapos sabihin mo, palalabasin mo libre. Ano, gagawa na naman sila kabalbalan. Eh puro kasi nangalingan lang naman yung binabalita nila dyan eh. Pinipili-pili nila yung ano eh. Oh, yung mga ibabalita nila, kinakat-kat nila. Parang sa Senado. Pag magsasalita, tatanungin ka. Pag magsasalita ka, sabi, yes or no, ganun lang. Pag sinabi mong no, magsasalita ka, ayaw. Oh, tama ba yan? Ano yung ginagawa? Ito nasa Senado talaga, oh, pati ito si Tito Soto. Ikaw ang presidente ng ano, di ba? Pinababayaan mo yung mali. Sabit-sabit kayo dyan. Walang naniniwala sa inyo. Boom, bayan, galit na sa inyo. Sa kabalbalan na ginagawa nyo. Nakasuporta kami rito sa Kongreso kasi yung Kongreso parehas eh. Talaga nakitang-kita mo kung anong nangyayari eh. Eh sa inyo, kung ano lang gusto nyo, yun lang ang gusto nyo. Kawawa naman yung taong bayan sa inyo. Hindi na kayo na ano. Mali. Ang bira talaga. Ano nangyayari ngayon sa atin? Hindi kayo mananalo. Presidential ball, saka vice president. Duterte lang ang lalabas, saka Marcos. Magtiis-tiis muna kayo dahil nung isipin nyo na lang yung Vietnam. Lugmok na lugmok ang Vietnam. Ha? Tayo, nag-number one pa tayo sa Asia. Ano nangyari nung kinuha ni Cory? O ano nangyari? Nalugmok tayo, naunahan pa tayo ng Vietnam, naunahan pa tayo ng iba-ibang bansa na kapaikot sa atin. Paano lahat ang dumaan na presidente, binaboy ang Pilipinas. Hindi nagtrabaho. Ang tinarbaho, bulsa. Oh, ngayon, tuwan-tuwa ngayon ang mga Pilipino na nagtatrabaho yung mga presidente natin, si Duterte, nagtrabaho talaga. Ganun dapat ang ano, hindi yung dadaan ka lang, Mr. President, paglakpas mo, ubos. Tapos bago na naman, Mr. President, paglakpas mo, ubos. Putik yan. Mali yan. Ang gusto namin ngayon, mga presidenteng magtatrabaho. Katulad si Bongbong Marcos. Itong power plant, bubuksan to. Yung Meralco, babawiin na yan sa kayong nawasa. Pakulong na kayong lahat. Putik tama yung ginagawa ni ano. Ni sinasabi ni Pacquiao. Doon ako, gustong-gusto ko talaga si Pacquiao. Patatakbuhin ko siya. Boboto ko siya for president. Doon sa gagawin niyang malaking-malaking kulungan doon sa magiging presidente. Ang bastonero niya doon si Lopez. Kasama dyan sila Drilon. Yung mga nasa Senado. Isa kayong iba sa Kongresong corrupt. Yan, malaking kulungan ang kailangan nyo. Pagandahin nyo maigi. Sabihin mo kay Pacquiao. Yan, boboto namin siya. Siya magiging presidente dyan. Sa kulungan na ipapagawa niya. Binobola pa niya yung mga tao. Na bibigyan ng mga bayan. Anong kala mo sa amin, mga bobo? Anong kala mo sa amin, at mga tamad?
Sabihin mo, nakikipagbogbogan ka para kung makakain. Ang bira, bobo lang na naniniwala sa'yo eh. Nakikipagbogbogan para kumain. Mga Maria. Mayos nga kayo. Hindi kayo mananalo. Eh, 100% na sasabihin ko, hindi kayo mananalo. Bongbong Marcos ang lalabas, saka Duterte. Iwala ka dyan. Salamat. Salamat.